And bago po tayo po, paki-greet po ulit yung mga kasama natin. Sabihin natin sa mga katabi natin, welcome home. Welcome home. Welcome home po. Sige po, makakaw po na po tayo. And again, welcome home dito po sa CCF Commonwealth. Now, before we proceed sa topic, ito po yung family ko. This is my wife, Bianca. And you have been blessed by a daughter. Ang pangalan po niya is Julia. 1 year and 7 months na po yung baby namin. Now, going back, ang series po natin, ang title po is Truth Matters. At ang pinag-aaralan po natin in this series is the Book of Acts. And dito po, makikita natin in the Book of Acts, kung babalikan lang po natin 2 Sundays ago, I believe, pinag-usapan nyo na po yung ministries ni Peter. Paano niya po pinagaling yung si Aeneas, paano niya binuhay ulit si Tabitha, yung disciple. And we will continue his journey as the Apostle of Christ. And we here for today, we can see na indeed totoo yung sinabi ni Christ in Matthew 16 when Peter confessed that Jesus is the Christ. Ang sabi noon, after the confession, sabi ni Christ sa kanya, I'll give you the keys. Yung susi sa heaven. And it talks about, sabi ng mga Bible scholars, it talks about Peter would open the doors of faith for a different set of people. So like for example, if you just do this review, no, sa Acts chapter 2, we can still remember na si Peter po yung nag-preach doon sa Jerusalem at marami pong Hudyo ang nakakilala sa Panginoon. Pagdating ng Acts chapter 8, nag-preach po ulit si Peter at marami mga Samaritans ang nakakilala sa Panginoon. Ngayon naman po, we will go and study Acts chapter 10 and we will see paano po nakarating sa Gentiles ang gospel o ang mabuting balita na nagmumula sa Panginoon. Dito po, overview lang, makikita natin paano po kumilos ang Panginoon sa buhay ng wala pa kay Kristo at sa buhay ng mga mananampalataya. Now, if there's one thing that I want you to remember after hearing this message, it's Jesus saves, share it to all the nations. Pakibasa po yung title natin. 1, 2, 3, go. Jesus saves, share it to all the nations. One more time pa po. Jesus saves, share it to all the nations. So let's go to Acts chapter 10. If you have your Bibles with you, please turn it to Acts chapter 10. Medyo po mahaba yung babasahin natin, pero this is a wonderful story. So simulan po natin. Let me just read this to you. Now there was a young man at Caesarea named Cornelius, a centurion of what was called the Italian cohort. A devout man and one who feared God with all his household and gave many alms to the Jewish people and prayed to God continually. About the 9th hour of the day, he clearly saw in a vision an angel of God who had come in and said to him, Cornelius, and fixing his gaze on him, being much alarmed, he said, What is it, Lord? And he said to him, Your prayers and alms have ascended as a memorial before God. Now dispatch some men to Joppa and send for a man named Simon, who is also called Peter. He is staying with a tanner named Simon, whose house is by the sea. 7. When the angel who was speaking to him had left, he summoned 2 of his servants and a devout soldier of those who were his personal attendants. And after he had explained everything to them, he sent them to Joppa. Now in the first part of the story, we can see that Luke was telling to Theophilus that there is a certain man, an officer of Roman army. Ang pangalan po niya ay Cornelius. At sabi po dito, if you would just try to summarize the description, isa po itong napakabait na tao. Magkakilala po ba kayong taong sobrang bait? Tingnan nyo nga po yung nasa kaliwa nyo, mukhang ito po ba yung tinutukoy natin? Amen? Hindi kayo nakapag-amen, okay? Yung nasa kabila naman po, ito po ba yung mabait na taong sinasabi ko? Amen? Medyo onti lang, hindi kayo masyadong sure, no? Pero si Cornelius, di ba, sobrang bait na tao. Alam nyo, sobrang bait ni Cornelius. Ang sabi nga doon, the Jewish people loved him. Just try to imagine, no? Yung mga Hudyo, kung meron man silang isa sa mga kinakainisan, it's the Roman army. Especially the officers, because they conquered Israel. And yet, because this man is so good, he was loved by the people. But the question is, what is the prayer of this man? Ano bang prayer na ito na sinasabi na narinig ng Panginoon? In Acts 11, 13, and 14, fast forward tayo ng onte, kinento ni Peter sa mga taga Jerusalem, ano ba yung prayer ni Cornelius? Ito po yun. And he reported to us how he had seen the angel standing in his house and saying, Send to Joppa and have Simon, who is also called Peter, brought here.
And he will speak words to you by which you will be, everybody say the word saved, you and all your households. Meaning, this good man, very generous, loving, religious, devout man, is not yet a Christian. Hindi pa pala siya sure sa kanyang kaligtasan. Meaning, one truth na hindi po natin pwedeng i-deny, no? We cannot deny this truth na you can be as religious as possible, as you can. Pwede kang maging present for services sa Commonwealth and yet you are still not saved. Pwede kang maging isang tao na sobrang bait. Whether nag-agree yung katabi mo o hindi, pwede kang maging prayerful. Every 3 o'clock, every 6 o'clock ng umaga, nagpe-pray ka and yet you are still not saved. Pwede pala yun. Hindi pala sapat yung sincerity para mailigtas ka. And a lot of people nowadays, they somehow grasping that idea. And worse, no, a lot of people, kumbaga, dying for that idea na pwede kang maligtas. Lahat naman ng Diyos, pare-pares lang. Isa lang naman ang patutunguhan, iba-ibang pangalan lang. Now, we can clearly see in this first part, if you will really seek God, you will find Him. God is at work even though you're not yet a Christian. But sincerity will not save you. Dapat yung sinceridad mo naka-angkla sa tama. Like for example, nasa isang bakasyon tayo ngayon. We are riding a cruise ship. We are enjoying this vacation and then all of a sudden, this ship hits something at narinig natin yung alarm na lumulubog na yung barko. Sabi ng mga officers, meron lang dalawang lifeboat. So hatiin natin yung church natin sa dalawa. So from here, kay sister, hanggang dito, kayong sasakay sa red na bangka. Anong kulay po ng bangka ninyo? Red. Ito pong sa kabila, sasakay po kayo sa color yellow. Anong kulay po ng bangka ninyo? Yellow. Okay? So, syempre, if you are in this situation, ibibigay mo yung pananampalataya mo sa barkong sasakyan mo, sa bangkang sasakyan mo. Tama ba? Because we want to survive. We want to live. Now, here's another thing that we need to consider. What if, for example lang sa mga nakasakay sa pula, butas pala yung lifeboat na pula. Now, kahit ba gano'n kayo kasincere at naniniwala kayo na ililigtas kayo ng lifeboat na yun, maliligtas po ba kayo niyan? Hindi. Because the truth is, butas po siya at hindi po siya tatagal. Lulubog po siya at isasama niya po kayo sa paglubog. Now, same as with faith. If you will not anchor your faith to the truth that Jesus is the only way, the truth, and the life, no one comes to the Father except through Him, then you will be saved. Now, for us, brothers and sisters, maybe two crowds ngayon eh. Maybe you are seeking God. You want to be sure of your salvation. It's so clear. It's only through Jesus Christ. Through faith in Jesus, you can be saved. But for us Christians, ano bang dapat maging application natin dito? We should always not assume na lahat ng taong kakilala nating mabait, Christian na. Dahil hindi po sila pwedeng mapunta sa langit unless meron po silang relasyon sa banal na Espiritu. Meron po siyang relasyon sa Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas. Just last Tuesday, I was on a teaching class, preaching class sa isang CCF, Bandang South. Dahil po coding ako, nagpadala po sila ng service. At bago po yung driver. During our conversation, the Holy Spirit is prompting me to share the gospel. And habang kinakausap ko yung driver, sabi niya, alam mo sir, Kristiyano din ako eh. So parang medyo naano ako na onti na, oh, praise the Lord at Christian pala siya, so hindi ko na kailangan i-share. Pero there's something inside of me na gusto ko makasiguro. At habang tinatanong ko siya, dun lumabas yung sinasabi ko kanina. Sabi niya, ano naman sir, di ba? Kahit naman saan kang religion. Importante, may ginagawa kang mabuti at para sa Diyos yun. Kahit na anong pangalan pa yan, maliligtas ka. By God's grace, I pray to the Holy Spirit to give me wisdom and I was able to share the gospel. Praying na sana magpatuloy siyang pag-attend sa Alabang. But ang point doon is dapat tayo po, brothers and sisters, this is our calling to share the good news to all the people, to all the nation. And sometimes, isa sa mga nakakapigil sa atin is the assumption na dahil mabait na yung kapitbahay natin, kamag-anak natin, maliligtas sila. Now, this is the truth.
No one comes to the Father except through Jesus Christ. Therefore, let's be zealous. Let's be passionate. Every time that may encounter tayong tao, let's continue to share. Are you here? Are you here? Now let's continue. In verse 9, it says, on the next day, as they were on their way and approaching the city, Peter went up on the housetop about the 6th hour to pray. Mga 12 o'clock po yan. Na pagdating ng verse 10, but he became hungry and was desiring to eat. But while they were making preparations, he fell into a trance. Parang nanaginip po siya. And he saw the sky open up and an object like a great sheet coming down, lowered by 4 corners to the ground. And there were in all kinds of 4-footed animals and crawling creatures of the earth and birds of the air. A voice came to him, get up, Peter, kill and eat. Now look at what Peter said. By no means, Lord, for I have never eaten anything unholy and unclean. Very, very Peter. No, na laging magaling, mas magaling sa Panginoon. Kahit inutos na, ayaw pa rin niya. And yet, it continues. Sabi sa verse 15, again, a voice came to him a second time. What God has cleansed, no longer consider unholy. This happened 3 times and immediately the object was taken up into the sky. Now, here, in this portion, we can see, katulad nga na sinasabi ko kanina, every one of us has a calling. At dun sa vision, may kita natin, mamaya i-interpret yun, pero ang pinopoint out lang dito, dapat we should not show any partiality. Ano pong ibig sabihin nun? Dapat, we always have compassion for all the people na nakikilala po natin in such a way na we are so driven by love, by compassion, that we will share the gospel no matter what. Because this is our calling. And we should understand that. Ano pong ibig sabihin? Hindi lang siya responsibility natin as a Christians because we are called. Every one of us, tinawag tayo para mag-share ng gospel. Lahat po tayo may panawagan. Hindi lang po si Pastor Alex, hindi lang po si Brother June, hindi lang po si Brother Justin. Lahat po tayo. Sige, para po magising-gising tayo, taas mo natin 2 kamay natin. Tapigin po natin yung mga katabi natin. Sabihin natin sa mga katabi natin, may panawagan ka sa Panginoon. Yun po ay magbahagi ng mabuting balita. But, for my personal opinion, if there's a Christian who doesn't share the gospel, even though he knew that God commanded every one of us to share the gospel. Una, ang tanong doon, talaga bang Lord mo si Jesus? Kasi kung Panginoon mo talaga ang Panginoon, dapat lahat ng gusto niya susundin mo. Regardless kung gusto mo to o hindi. Pangalawa, nakikita mo ba na ang naguutos sa'yo at ang pumili sa'yo, ang Diyos na may likha ng lahat. Alam niyo, pansin niyo pong mabuti, no? Kaya ako sinasabi, alam niyo po yung word na privilege, tama ho ba? Privilege is an advantage, special right na hindi available sa lahat. Just try to imagine the story. Si Cornelius, ang una niya nakausap yung angel, and yet the angel was not allowed to preach the gospel. Pwede siya magdala ng message ng Diyos, pero hindi siya. Ano pa yung pangalawang pwede natin i-consider? Balik tayo ng onti sa Acts 8. Si Philip, na doon sa Caesarea. And yet, God chose Peter, na nasa Joppa, na 33 miles away, 1 to 2 days journey, para lang mag-share ng gospel kay Cornelius. Ano pong ibig sabihin doon? Sa gawain po ng Panginoon, tama lagi yung oras, at tama rin po yung taong ginagamit niya. At dapat po makita po natin privilege yun. Na ikaw, ang pinili ng Diyos para mag-represent sa Kanya at para ibahagi yung mabuting balita. There was this one preaching of Leonard Ravenhill. Patay na po ito, pero magaling din ho ito na Bible teacher. Napakinggan ko sa YouTube yung audio. Sabi niya doon, I think the most awesome task in the world tonight is not to be the president of the United States or the king of an empire, but to be a man who stands between a living God and a dying people. But because Christians, we now live in this generation na kung saan yung comfort ang lagi nating hinahanap, sometimes nag-iiba o nag-dedilute yung definition natin about privilege.
Para sa atin, nagiging privilege ang ministry, depende kung saan niyang ginaganap. Depende kung gaano kasarap yung ministry. For example, last year, I was given the privilege to be in France para po magturo ng training sa mga leaders natin doon, CCF Paris. Privilege po ba yun? Of course, di ba? It's a privilege. Hindi lahat napili para pumunta doon. Am I happy? Extremely happy. Am I thankful to God? Of course. Hindi ko lubusang maisip na makakapunta ako na ibang bansa para lang magturo ng gospel. Just last year, privilege. Punta po ako ng Guatemala. Conference. And I was able to teach campus ministry sa mga Latin American people at nakapag-lead din ng worship. Is it a privilege? Of course. Kasama ko yung City Point. Di ba? Parang hindi naman ako kumakanta sa church natin pero pribileyo eh. Mataas mo yung pangalan ng Panginoon eh. Marami gusto sumama sa mga ganyang gawain. Pero nung kami, nagpatawag kami ng mission trip sa Dumagat na kung saan 2 oras kaakit sa bundok at titira ka kasama ng mga katutubo, maraming dahilan. Now, hindi ko po hinuhusgahan yung mga hindi nakasama, baka nakatanggap kayo ng invitation at hindi kayo nakasama. Pero sinasabi ko lang po yung reality na minsan nakakalungkot ho, ano? Na binabase natin yung pagiging privilege sa gawain ng Panginoon kung saan ka pupunta at anong comfort ang meron ka. Nakakalimutan natin na dapat nagiging pribilehiyo ang pagbahagi ng mabuting balita dahil inalaw ng banal na Diyos na gamitin ang isang basurang katulad natin dahil sa kasalanan, para i-represent ang kanyang banal na pangalan sa mga taong kapwang makasalanan. Antindi ho nung kay Justin, ano? Saba. Kanina nga ang first service, pinag-pray ko yun. Pinagpamaya, pag-pray din natin sila, pero calling po eh. Tama ho ba? Calling. Some of us, maaaring tinawag tayo to go outside the country. Maybe for some of us, tinawag tayo mag-preach ng gospel sa opisina. Baka iba sa atin tinawag para mag-preach ng gospel sa eskwelahan, katulad po namin sa campus missionary, Elevate. Or maybe sa bahay. But regardless kung nasaan ka man, dapat maintindihan po natin, kahit saan tayo magpunta, witness po tayo ng Panginoon. Witness po dapat tayo ng mabuting balita. And just like what happened to me, I just shared this a while ago. Ako po sobrang sipag ko sa campus dahil nga po, missionary po ako ng church natin. 7 years na po akong full-time. But there was this one event in my life, but so clear na binigay ng Panginoon yung panawagan to reach out my cousins. Paalis na po ako ng bahay, papunta ako sa eskwela para magbahagi ng mabuting balita. Nakita ko yung mga kapinsa ko naglalaro sa garahe dahil nakatira ho kami sa compound. And so clear, it's from the Holy Spirit telling me, bakit ang tapa mo mag-share ng gospel sa labas? Sa mga kasama mo dito sa loob. Mga pinsan, no? Araw-araw mo halos kasama, hindi mo ma-share ng gospel. Kaya po dapat maintindihan natin, yes, this is a missional message, but always remember that being a witness, it's just like, hindi lang po yan sa bibig. It's more than preaching. It's living out the gospel that we are believing in. Na dapat mas Christian po tayo sa tahanan kaysa po sa simbahan. Dapat mas mabait tayo pagkasama natin yung asawa natin kaysa pag nakakausap na natin sila brother and sister. Lagi ko po sinasabi sa mga kabataan natin yan sa Elevate East, okay naman maging masipag sa church, dapat masipag lang din sa bahay. Masakit po marinig bilang youth leader o youth pastor, pupunta yung nanay, tatay, sabihin, ano man pinag-aaralan nyo dyan sa youth ninyo at yung anak ko ang tamad-tamad. Huwag nyo na pong i-condemn. Nagtatapigan pa tayo dito. Alam po nila yan. Pero para sa lahat, hindi lang sa mga kabataan, dapat ganun po tayo kasi we are called to be a witness. Now let's continue in verse 17. Now while Peter was greatly perplexed, medyo na guguluhan sa kanyang isipan, kung ano ba yung vision na yung, behold, the men who had been sent by Cornelius
having asked directions for Simon's house, appeared at the gate. And calling out, they were asking whether Simon, who was also called Peter, was staying there. While Peter was reflecting on a vision, everybody say the word spirit, said to him, "Behold, three men are looking for you, but get up, go downstairs, and accompany them without misgiving, for I have sent them myself." It's no doubt, if you are a believer of Jesus Christ, you have the Holy Spirit. Automatic, it will indwell in you pag binigay mo pananampalataya mo sa Panginoon. Gusto ko pong mag-survey. Sino po dito sigurado na may banal na spirito sila? Taas po kamay. Medyo marami. Sino po duda sa katabi? Huwag na po magtaas ng kamay. Di ba? Dapat sigurado tayo eh. May banal na spirito tayo. Pero ang question sa mga Kristiyano, yes, you have the Holy Spirit, but are you listening well to the prompting of the Holy Spirit? Especially whenever dumarating yung mga moments na sinasabi ng banal na spirito, i-preach mo yung gospel. Share mo. Salita ka. I don't know no, if you have the same struggle with me, pero matagal na po ako sa campus ministry. Siguro mga 2008, served na ako sa campus ministry. Kahit estudyante pa. Maraming beses na ako na-experience sa gospel sa ganitong crowd, personal, sa aeroplano, sa sasakyan, sa pila. And yet, pag dumarating yung mga moments na sinasabi ng banal na spiritong, share mo yung gospel. Natakot pa rin ho ako eh, sa totoo lang. Hanggang ngayon ho, moments na nahihiya pa rin ako. I'm still wondering, bakit ganon? Naniniwala naman akong totoo yung gospel kay Kristo Jesus. Naniniwala po ba kayo doon? Amen? Totoo po bang maliligtas ang maniniwala kay Kristo? Amen? Pero minsan, no, kahit totoo, hirap ikwento. Pero pag buhay ng artista, madali. Hoy, alam mo, sila na ulit. O lumipat na siya from Channel 2, Channel 7 na. May bagong project. Si John Lloyd babalik. Ang daling i-share eh. Tama ho ba? And yet, this truth na binubulong na banal na spirito, minsan, parang nagbibing-ibing yan tayo. Pero mga kapatid sa Panginoon, kung sinasabi natin si Kristo ang ating Diyos at tagapagligtas, dapat maging totoo yung pagiging Diyos niya sa buhay po natin. And just like what Peter did, sabi na sa verse 21, Peter went down to the man and said, "Behold, I am the one you are looking for. What is the reason for which you have come?" Sabi nila, "Cornelius, a centurion, a righteous and God-fearing man, was spoken of by the entire nation of the Jews, who was divinely directed by a holy angel to send for you to come to his house and hear a message from you. So he invited them in and gave them lodging. And on the next day, he got up and went away with them, and some of the brethren from Joppa accompanied them." Here we can see kung paano kumikilos ang Panginoon sa buhay ni Peter. Just try to imagine, diba? If you are a Jew, ayaw mo makihalubilo sa mga tao. But because it was clear for Peter that it was God who is calling him to preach the gospel to the Gentiles, ano pong ginawa niya? Hindi niya sinabing, "Oh, sige, makitulog kayo sa mga ibang bahay dyan, tapos bukas ang umaga, kita-kita tayo 5 a.m. Hindi ho. He accepted these people dahil yung compassion na develop, yung pag-ibig po para sa kanila na buo. Yung partiality, wala na pong clean and unclean. Lahat, Jews and Gentiles, makasalanan. At lahat, maliligtas sa pamamagitan ni Kristo. Hindi sa pamamagitan ng lahi, pamamagitan ng religion. Sa pamamagitan ni Kristo. Tingnan niyo po. In verse 24, "On the following day, he entered Caesarea. Now Cornelius was waiting for them and had called together his relatives and close friends. When Peter entered, Cornelius met him and fell at his feet and worshiped him. But Peter raised him up, saying, 'Stand up, I too am just a man.'" One of the essentials for a missionary, for a witness to have, a must have, this mentality that you are just a servant. If we will always embrace this reality, that after giving our lives to our Lord Jesus Christ, we are now His slaves. Slaves, hindi po sa konteksto ng panahon natin, na hanggang kasambahay po yung level. Slaves ng panahon ni Kristo na nasa
boses ng pagmamay-ari kung mabubuhay pa yung alipin o hindi. Na hindi pwedeng tumanggi sa lahat ng gagawin at pinapagawa ng kanyang Panginoon. CCF Commonwealth, are you getting what I'm saying? Are you getting what I'm saying? Verse 27, as he talked with him, he entered and found many people assembled. Grabe, no? So, pwede palang maging witness ka kahit hindi ka pa Christian. Just like Cornelius, preaching, di ba? Inviting people. Kaya nga mga kapatid, dapat you always examine yourselves. Not to question the faith that you put to Jesus, but it's more on your life. Are you walking in the newness of life? Every time people will look at you, they will see Christ. Sabi po doon 28, and he said to them, you yourselves know how unlawful it is for a man who is a Jew to associate with a foreigner or to visit him. And yet God has shown me that I should not call any man unholy or unclean. That is why I came without even raising any objection when I was sent for. So I ask for what reason you have sent for me. Wow. Alam niyo po, big deal po talaga kay Peter, yung pagiging Hudyo niya. At alam niya yung pagiging delikado when he associates himself sa mga hintil. Kasi huhusgahan siya ng mga believers na Hudyo eh. But because it's clear that in God, God doesn't show any partiality na yung gospel para din sa mga hintil, anong sabi doon? Hindi ko na kayo tinatawag na unclean. Alam niyo, sa kultura ng Hudyo, alam naman natin sa history ng Israel, hanggang ngayon niya ho, sa panahon natin, lahat ng bansang kalapit nila, kaaway nila, hindi ho matanggap ng mga bansa sa labas ng Israel na talagang yung Israel ang pinili ng Diyos. Sa kabilang banda naman, yung mga taga-Israel, sobrang taas ang tingin na sa sarili nila. In their times, ang tawag nila sa mga hintil, hindi lang unholy, sometimes aso. Nililabel nila yung mga taong hindi Israelita na aso. And yet, because Peter was transformed, naintindihan niya na pantay-pantay sa paningin ng Diyos ang lahat ng tao. You know, sometimes we focus too much on ourselves and it hinders us to preach the gospel to anyone. Nakafocus tayo masyado sa sarili natin. Iniisip natin, ano ba makukuha ko dyan? Hindi ba masyadong mahirap yan? Mahihirapan ako dyan. Bakit ba ako? Pwedeng iba na lang? Kaya nga sabi ni David Platt in his book, we are setting for a Christianity that revolves around catering to ourselves. When the central message of Christianity is actually about abandoning ourselves. Brothers and sisters, once you give your life to Christ, ang calling natin is every day we should deny ourselves, take up our cross, and follow Christ no matter what. Dapat pag sinabi ng Panginoon na gawin mo to, wala na yung Lord, paano to? Lord, masyadong masama yan eh. Parang feeling ko, pasok na pasok yan sa impyerno. Dapat hindi na yung ano yung meron sa iyo eh. Dapat ano yung gusto ng Panginoon. Bigyan ko kayo ng example. Sino po mahilig sa mangga? Hindi po ako mamimigay. Okay? Survey lang. Okay? Alam nyo, nung kabataan ko, medyo nakaranas po talaga ako ng maginhawang buhay dahil ang tatay ko, civil engineer. At nayaran siya construction firm. So marami hong projects ang tatay ko. Yun nga lang, dahil hindi pa siya Christian, medyo mahangin po yung tatay ko. At galit sa kanya halos lahat nung kamag-anak po ng nanay ko. So ang tatay ko rin, dahil nga maraming project, maraming pera, maraming bisyo. Dahil nga construction, siyempre may mga tauhan siya, madalas itong magbisyo, uminom, at makasama yung mga tao niya. Yung tatay ko, bago namatay, 4 beses na heart attack at 7 times na stroke. By God's grace talaga na survive niya lahat po. Miracle po talaga, no? Pero nung una, isa sa mga pinakamatindi niyang heart attack, naalala ko po nung grade 3 po ako. At dahil po dito sa heart attack na to, ito po yung nagbabago po ng buhay po namin. So from private school, lipat kami. 3 ho kaming magkakapatid, dadlo rin kasambahay namin na wala po lahat yon. Dumating sa punto na 2 sasakyan tatay ko nawala. At wala na ho kami makain.
nung pinaprepare ko yung message, tinanong ko yung nanay ko kasi naalala ko yung nanay ko po humihingi na ng pagkain sa dati naming kasambahay. Sabi ko sa nanay ko, maano bang pakiramdam mo nun? Kasi hindi namin siya nakita nagre-reklamo. Pero sabi ng nanay ko, noong mga panahon na yun, anak, gusto ko nang sumuko sa buhay. So ginagawa ho namin para makasurvive kami, dahil sa kabilang subdivision lang yung lola ko, nanay ng nanay ko, doon kami lagi kumakain. Tangalian, hapunan. Eh dahil hindi po okay yung relasyon ng tatay ko sa mga kapatid ng nanay ko, pag nachichempohan ho kami ng mga chuhin at tsaking ko, sasabihin nila, ba't nandito yung mga anak ni Joseph? Joseph pangalan tatay ko. Hindi kayo humingi ng pagkain sa tatay nyo. Kaya wala yung pera yun. Ah, ganong eksena, no? Tapos dumating ko sa punto na dahil nandun kami sa baba ng food chain, kami ho yung walang pera sa pamilya. So kami naglalakad ng mga papeles. Kahit hindi po kami natutulog doon, kami naglilinis ng CR ng bahay ng lola namin. Hugas ng plato. Medyo okay naman yung mga ganun kasi tanggap ko naman ho yun, nakikikain lang ho kami. Pero meron pong isang event sa buhay ho namin na yung kapatid ko kasing sumunod sa akin na babae, favorite niya ho yung mangga. And meron ng isang hapunan, sabi nung tsahin ko, Katrina, ikaw ang maghiwa ng mangga. Hindi pa nagsisimula maghiwa ng mangga yung kapatid ko, sabi nung tsahin ko, yung buto lang yung sayo dyan ha. Ngayon po, yung kapatid ko, ang ginawa niya, sobrang nipis ng mga pisngi. Okay? Sobrang, seryoso ako na ito, buti nga kayo natawa yun. No? Pero, yung tsahin ko kasi nung nakita niya, ang nipis talaga ng pisngi at ang laki ng buto. Hindi ho napakain sa kapatid ko. Piningot ho yung kapatid ko. At ang sabi sa aming dalawa, doon na kayo maghapunan sa bahay ninyo. Wala namang pagkain doon sa bahay namin eh. So nang umuwi kami, lalakad lang kami ng kapatid ko, sabi ko sa kapatid ko, huwag kang mag-alala. Bukas, luluhod din ang mga tala. Diba? Hindi ho ganun. No? Pero sabi ko sa kanya, darating yung time, babalikan natin sila. Alam niyo, sobrang hinawakan ko yung eksena na yan ng buhay ko. Naging ano ko yan. Yan po nagbigay sa akin ng grit. Nag-college ho ako, wala kaming pera, pinaaral ko sa sarili ko. Pupunta muna ako sa palengke, kukuha ko ng imbutido, magbabaksa ako sa kantin. Ibenta ako ng mga kung ano-ano gamit, nagtuturo ng gitara. Dahil gusto ko talagang pumunta sa sitwasyon na bumalik ang gulong ng buhay. Gigil ho ako sa tagumpay. At alam niyo ho, by God's grace, inalawan ng Panginoon na magkaroon kami ng negosyo, kami magkakapatid. At medyo nagbaliktad ho ang gulong ng buhay. Alam nyo, may mga moments na may mga kamag-anak kaming lalapit sa akin kasi ako po yung panganay. Manghihiram ho ng pera sa amin o kaya hihingi ng tulong. Sa totoo lang ho, no? Just being honest with you, as sinful as I am, may mga moments na gusto kong ano eh. Dito, pag-usapan muna natin yung wala kaming pera. Ay, parang kontrabida ba yung dating? Parang... Pwede bang magbalat ka ng mangga? Di ba? Parang gusto kong ganunin eh. Pero hindi. Sundan niyo ho ba? Kasi Kristiyano na ho kami. Yun ho yung totoo lang masakit ho sa akin yun eh. Kasi ang sasabi ng Panginoon, mahalin mo yung mga nangapi sa'yo eh. Mahalin mo yung kaaway mo eh. Eh hindi po nagtatapos doon. Ang sinasabi pa ng Panginoon, dahil na-reach out ko na ho yung mga pinsan namin, sabi pa ng Panginoon, reach out mo rin yung mga chuhin mo tsaka tsahin mo. Share mo rin ang gospel. Alam niyo, ginawa ko, nanalangin po ako. Kasi una, natatakot ako sa persecution. Bubulihin ako ng mga tsuhin ko eh. Alam ko yun. Ano na naman yan? Sira ba ulo mo? Anong nahitit mo? Di ba yung mga tsuhin? Ganun madalas eh. And may mga moments pa, may mga tito-tita rin ako nagalit sa akin dahil yung mga pinsan ko gusto magpabaptize. Naging Christian eh. Ayaw nila eh. Sinasabi nila, nabautismo ka na yan nung bata yan. At kung saan kaming religion, doon kami mamamatay. Kung saan kami nabuhay na religion, wag mo kami papakialaman. May mga ganunong moment eh. And yet, because sabi ko nga, parang yung message natin, ang Panginoon kumikilos sa buhay ng mga hindi pa mananampalataya. At kinakausap din ho tayo ng Panginoon para magbahagi ng mabuting balita. Dumating po sa pagkakataon na yung tsuhin ko na yon, may tanong sa Bible. Sabi ko sa kanya, sige, tito, mas maganda sagutin natin yan. Bible study tayo. Pumayag yung tito ko, pero ang sabi niya sa akin, pero huwag mo kami i-convert, ha? Na-curious lang ako dito. Opo, wala pong problema. Pwede po, makinig lang po kayo. Ito po yung unang Bible study namin, 2015. Yan po yung chewin ko. And habang nag-Bible study kami, pinag-pray lang ho namin, na-preach ko yung gospel dyan. I believe,
binigay nila pananampalatayan sa Panginoon. Yung mga tsahing ko, sumunod. Yung mga kumukontra sa akin dati, sila na yung nagpe-prepare ng hapunan namin pag Bible study sa family. Dumating sa pagkakataon na buong pamilya namin dito sa Pilipinas, first cousin ko sumasama sa Bible study. Dahil po ba sa akin yon? Hindi po. Dahil po sa banal na spirito. Pero ang thankful po ako doon, hinayaan ng Panginoon na sumunod ako doon sa pinag-uutos at naging channel ako nung mensahe. Yung tito ko po, ngayon, COS na po sa CSEP Kahinta. Sila po nagli-lead ng family ministry. At nagdi-disciple po sila ng mga couples. Praise God ho. Sa picture na yan, nandyan din ho yung tita ko na sa May Mangga. Pero hindi nga ituturo, okay? Pero Christian na rin ho siya. And sabi ko nga, it's really joy. It's really a joy. And sabi ko nga, yan yung, kahit itong madalas ako mag-preach, lagi ko sinasabi ito sa mga tinuturuan ko ng preaching, ang pinaka-favorite preaching time ko, yung Bible study ko sa pamilya. Kasi it talks about your integrity at paano ka binago ng Panginoon. Hindi ka pwede magsalita ng salita ng Diyos sa bahay pag hindi na nakikita eh. Nasusundan ho ba natin? Pero mga kapatid sa Panginoon, makinig po tayo. Sabihin niyo po sa katabi niyo, listen. Ayoko pong dumating yung time na balikan niyo ako at sabihin niyo sa akin, Julius, ba't hindi nangyari sa pamilya ko to? Gusto ko pong maging clear lang na kanya-kanya po tayong kwento ng buhay. Pero yung tunay po na pagsubok at tunay na tagumpay, hindi po dun sa resulta ng pagsunod. Nasusukat po yun sa pagsunod natin sa Panginoon. Pag sumunod ka sa Panginoon, tapos na po, nagtagumpay ka na. Kasi po, banal na spirito po yung nagpapabago. Nasusundan po ba niyo ako? So tuloy po natin yung story. Verse 30, Cornelius said, 4 days ago, to this hour, I was praying. Kunento po niya ulit. And behold, a man stood before me in shining garments. And he said, Cornelius, your prayers had been heard, and your alms have been remembered before God. Therefore, send to Joppa and invite Simon, who is also called Peter, to come to you. He is staying at the house of Simon, the tanner, by the sea. Verse 32, so I sent for you immediately, and you have been kind enough to come. Now then, we are all here present before God to hear all that you have been commanded by the Lord. Grabe! Talagang makikita mo ang kamay ng Diyos sa storyang ito. Sino ba naman ang wala pa sa Panginoon ang willing makinig sa Panginoon? Unless sipuin ng Diyos. Unless sipuin ng Diyos. So basahin po natin yung preaching ni Peter. Tulungan niyo po akong basahin. Medyo mahaba po ito. 1, 2, 3, go. Opening his mouth, Peter said, I most certainly understand now that God is not one to show partiality. But in every nation, the man who fears him and does what is right is welcome to him. The word which is sent to the sons of Israel, preaching peace through Jesus Christ, he is Lord of all. Tulungan niyo po ako. You yourselves know the thing which took place throughout all Judea, starting from Galilee, after the baptism which John proclaimed. You know of Jesus of Nazareth, how God anointed him with the Holy Spirit and with power, and how he went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. We are witnesses of all the things he did, both in the land of the Jews and in Jerusalem. They also put him to death by hanging him on a cross. Basahin po natin. 40, God raised him up on the third day and granted that he become visible. Not to all the people, but to the witnesses who were chosen beforehand by God. That is to us who ate and drank with him after he arose from the dead. And he ordered us to preach to the people and solemnly to testify that this is the one who has been appointed by God as judge of the living and the dead. Last passage po, basahin po natin. Of him, all the prophets bear witness that through his name, everyone who believes in him receives forgiveness of sin. Everybody, paulit po yung word na believe. Louder po. Wow, what an amazing preaching, presentation of the gospel. You know, when we preach the gospel, we should preach the historical facts. But at the same time, dapat po hindi po natin kakaligtaan yung part na hindi po nagtatapos na nabuhay muli si Kristo. Dapat po maintindihan ng mga nakikinig
na nangyari pong lahat ng yun dahil po sa kasalanan natin. Na dahil po sa kasalanan natin, hindi po tayo karapat-dapat sa Diyos. Kahit na anong kasalanan pa yan, kahit nagsinungaling ka lang, kahit sumagot ka lang sa magulang mo, hindi mo pwede mabura yan eh. But praise be to God. Praise be to Jesus Christ who became the propitiation for our sins, that whosoever believes in Him shall receive eternal life, shall experience forgiveness of his sins. Kung buhay po ang Diyos sa book of Acts, hanggang ngayon po buhay pa rin ang ating Diyos. And there's a reason why you are here. Maybe some of you, nandito po kayo, nakikinig po kayo sa akin, you want to be saved. Alam mo sa sarili mo na you cannot save yourself. Alam mo sa sarili mo, you don't have the assurance of salvation. But you are here. And praise God. Because He wants you to know this. There is hope in Jesus Christ. Yes, you are a sinner. Yes, hindi ka talaga karapat dapat. Yes, you are unworthy. Tama ka. Isipin mo na wala talagang kapatawaran dapat yung kasalanan mo. Pero dahil binayaran na ni Kristo sa krus ang kasalanan ng sanlibutan, naging available yung kaligtasan. At yung kaligtasan na yun, para dun sa mga maniniwala. I'm praying. Ang banal na Espiritu ang kumausap sa'yo. Buksan yung mata mo at puso at ibigay mo yung buhay mo kay Kristo Jesus. Pero para sa atin, mga Kristiyano, dapat to hindi po natin na-miss out yung sinasabi po doon. Jesus ordered us. Jesus gave this commandment that every one of us is a witness. Lahat po tayo, dapat po nagbabahagi ng mabuting balita. Regardless kung full-time ka sa church o hindi. Regardless kung di group leader ka o hindi. The moment you receive Christ in your life, na-ordained ka na as missionary, as a witness for this good news. It's our calling. Now let's continue. Verse 44. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who were listening to the message. All the circumcised believers, those Jews, were amazed because the gift of the Holy Spirit has been poured out to the Gentiles. Naalala po nila yung eksena sa Pentecost. After Peter's preaching, nakita nila yung Holy Spirit bumaba sa mga tao doon. And what happened? Ito yung result. Speaking tongues and exalting God, then Peter answered, surely no one can refuse the water for this to be baptized, who have received the Holy Spirit just as we did, can he? And he ordered them to be baptized in the name of Jesus Christ. Then they asked him to stay on for a few days. Brothers and sisters, it's clear. It's faith in Jesus Christ para maligtas ka. It's not baptism. And if you want to ask, kailangan bang magta-tongues para mapatunayan may banal na Espiritu ka? Dito po nakalagay doon, in our context, ang sinasabi lang dyan, kung meron kang banal na Espiritu dahil laging Kristiyano kang totoo, makikita ng mga tao sa labas na buhay ang banal na Espiritu sa buhay mo dahil merong milagrong nangyayari. May pagbabago. Bigyan ko po ng example. Manghihiram lang po ako ng illustration sa isang preacher. So for example, 30 minutes po ako na late para sa preaching ko this afternoon. Mahaba na masyado yung preaching ni Brother, yung announcement ni Brother June. All of a sudden, 30 minutes na narinig niyo po yung pintuan doon. Bang! Sobrang lakas na pagkakabukas ko. At tumatakbo po ako doon. Hanggang dito at nakita niyo po ako nagmamadali ho. Pagdating ko sa pulpito, sabihin ko po sa inyo, CCF Commonwealth, patawarin niyo po ako at nahuli po ako ngayong hapon. Ganito po kasi yung nangyari. Papunta na po ako dito, galing po ako sa bahay namin, at pagkalabas ko po ng subdivision ho namin, meron pong ganyang kalaking truck, punong-puno po ng buhangin. Binangga po ako. Sobrang bilis ho ng truck, nabangga po niya ako, at napailalim ho ako, at nagulungan po ako ng truck. Kaya medyo nahihirapan ako ng onte, pero pagkatapos ho nun, tumayo na ho ako, at pumunta po ako dito. Patawarin niyo po ako.
ang tanong. Sa itsura ko hong ito, maniniwala ho ba kayong nabangga po ako ng truck? Yung totoo po ah. Of course hindi. So, baking iba sa inyo, brother, anong pamada yung gamit mo? Nabundol ka ng truck na napakalaking truck, hindi man lang nagusot yung buhok mo. Ang ganda naman ng polo mo, brother, hindi man lang napunit. Tama ho ba? Because for us, we understand by logical reasoning na yung puwersa, the force that is in the truck, if you will encounter that immense force at mababangga ka niyan sa katawan mo, alam mo na ang taong nabangga ng truck, lasog-lasog ang katawan. Sorry po for the word. Na halos hindi na ho ma-define. Now, here's the thing. Christians, listen. If you are professing that you have encountered the most powerful God, and yet there is no transformation in your life, there is something wrong. Kaya huwag ho tayo magugulat pag sinasabi natin Christian tayo, tapos ang sagot ng mga kilala natin, hindi nga. Mama, hindi nga. Paano? Di ba? Kasi ho, hindi mo pwede. Alam ho natin na pag na-encounter mo ang Panginoong Hesukristo personal, alam natin na pag ikaw, hinipo ng banal na spirito, may pagbabago. Yun po yung ibig sabihin niyan. Yun po yung katibayan na nakay Kristo Jesus na tayo. Wala na po yung dating buhay, ngayon po, bago na. Brother Julius, ano ba yan? Ibig sabihin pa niya, perfecto, hindi po. Pero kitang-kita po dapat. Huwag ko kayo magalit sa akin, hindi ko po kayo kilala lahat. At first time ko po mag-preach dito. Pero gusto ko lang sabihin yung pinapasabi ng Panginoon. Dahil mahihirapan po tayong ibahagi sa lahat ng tao yung mabuting balita pag hindi po nakikita sa buhay natin. Kahit nakabisado mo pa yung gospel. Are you getting what I'm saying, church? Talon ho tayo. Talonan po natin yung 1 to 16. Last two verses po and then we will end. Now, after the conversion, si Peter bumalik sa Jerusalem. Alam niyo po yung mga reaction ng mga Hudyo, Peter, ba't ka naman nakipaghalubilo sa mga hintil? Hindi ba? Alam mo dapat yun eh. Unlawful yun eh. And yet, Peter explained what happened. Now, pagdating ng verse 17, sabi doon, basahin po na sabay-sabay, therefore, if God gave to them the same gift as He gave to us, also after believing in the Lord Jesus Christ, who was I that I could stand in God's way? When they heard this, they quieted down and glorified God, saying, well then, God has granted to the Gentiles also the repentance that leads to life. Church, can we shout life louder? Now, the life that is found in Christ is what we call the abundant life. Yung buhay po na ganap at kasiyasiya. Yung po yung sinasabi na pag ikaw na kay Kristo ka na, mararanasan mo po yun eh. Na meron kang kagalakan sa lahat ng oras. Meron kang kapayapaan na hindi ho maintindihan ng mga tao. Nung namatay ho yung tatay ko, dahil pumabarkada kami lahat magkakapatid, pinipilit nila kami maglupasay. Nagtataka yung iba na yung mga kamag-anak ng tatay ko dahil nasa probinsya. Akala nila hindi namin mahal yung tatay namin. Eh, una, may kapayapaan eh. Alam namin ang Diyos ang nagdidikta. At siya ang may control ng lahat. Kung inalaw na Panginoon yun at alam namin banal lang Diyos, makakabuti para sa pamilya namin, para sa tatay ko. Pangalawa, by God's grace, base sa buhay ng tatay ko, mukhang buhay naman ang banal na spirito sa buhay niya. At langit, ang pinakamasayang lugar kung saan makikita mo ang Diyos harap-harapan. Pero dahil naintindihan natin yun, meron tayong kapayapaan na lumalagpas sa normal na pag-iisip ng tao. Yun po yung buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya dapat pag na-experience mo, hindi ka mapigilan eh. Tama ho ba? Tapusin po natin yung message sa ganito. Nakatikim na po ba kayo ng shawarma?
Ito po, Turks na. Hindi po ako may-ari ng Turks. Obviously, hindi rin ako endorser niyan. Okay? Siguro mga 4 years or 5 years ago, nando po ako sa Alabang Town Center. At yung mga kasama ko naghahanap ng something salty. Just so happened, meron silang booth doon. At inaisip namin bumili ng Turks. So, syempre, di ba, when you buy, makikita mo yung menu. Very, ano eh. Iba talaga, vivid memory pa for me. So, merong with veggies, chicken, beef, all meat, plus cheese, etc. So, tinanong ako ng ate, sir, ano po sa'yo? Sa akin, miss, all beef, all meat, beef, lagyan mo ng cheese, damihan mo ng maanghang. Alam niyo, pagkaabot ho sa akin ng shawarma, unang kagat ko, naiyak po ako isang mata lang. Sobrang sarap naman. Sobrang sarap na ito. Binalikan ko yung ate, sabi ko sa kanya, ate, sobrang sarap ng shawarma nyo. So, ibang klase yung sarap. Sa sobrang tindi ng pagkakasarap ko dito, ibang klase, parang kang nakakita ng unicorn, iba-ibang kulay nakikita ko. Ang sarap ho talaga. Hindi ko makontain yung sarili ko, naisip ko yung mga kapatid ko, bumili po ako ng apat. E, taga Pasig po ako. Pagkarating ko sa Pasig, yung apat, dalawa na lang. Di ba? Sa sobrang sarap, kinain ko, tinira ko sa daan. Ano? Alam niyo, pagkarating ng mga kapatid ko, wala pa ako sa hawa. Pagkarating ng mga kapatid ko, sabi ko sa kanila, tikman niyo to. Mangiyak-ngiyak pa ako eh. Sobrang lupit na itong shawarma na to. Ibang klase. Hindi pa natin to natitikman sa buong buhay natin. Sa sobrang tindi ng experience ko, hanggang ngayon sa preaching, nadadala ko tong tricks na to. Seryoso. Kasi iba talaga yung level ng sarap niya. Para sa akin, no, ah. Para sa akin. Kasi mahilig akong kumain, eh. Lupit talaga na ito. Now, gusto ko lang po sabihin sa inyo, no, na nung bumili po ako nung Turks, hindi ako sinabihan nung ate na, sir, bago mo kagatin yan. Napakasarap niya. Pagkalat mo. Wala akong ganun, eh. Walang ganun. Basta kinain ko lang yun na sobrang overwhelming ng experience. Hindi ko mapigil ang sarili ko at mapamahagi ko. Now, brothers and sisters, yung tindi ng experience ko na yun, alam ko, naiintindihan niyo ako, hindi po yung pwedeng maikumpara sa kaligtasan na naranasan natin sa Panginoong Hesukristo. Na naalala ko pa nung unang inalaw na banal na spirito na maintindihan ko yung gospel, nangingiyak ho ako kasi alam ko makasalanan akong tao at hindi karapat-dapat. Doon sa kabayaran na ginawa ni Kristo. Sinukuhan ko na ang sarili ko. Sa Kristan ho ako dati. Alam ko kada service, impyerno ho ako. And yet, when God allowed me to understand and experience Him personally, at inalaw niyang hindi natapos doon sa pagtanggap, pero habang nabubuhay ako na merong relasyon sa Kanya, nararanasan ko na ang Diyos talaga nagpo-provide. Ang Diyos ang nagpapagaling. Siya yung nagbibigay ng kapayapaan. Siya yung nagbibigay ng kagalakan. Siya yung nagiging kalakasan ko sa mga kahinaan ko. Siya yung nagiging dahilan bakit kaya ko mapagpatawad. Siya yung nagiging dahilan bakit kaya ko magmahal ng mga taong hindi ka ibig-ibig. Dahil minahal niya ako eh. And yet, by experiencing that, lagi ko itong sinasabi. Pag na-experience mo ang Panginoon, hindi mo na kailangan i-train how to share the gospel. Kahit mahiyain ka, pag na-encounter mo yung makapangyarihang Diyos, na banal, maibigin, wala akong makakapigil sa'yo. Kahit sarili mong kahinaan. Kasi alam mong, si Kristo talaga nagliligtas. Hindi lang dahil sa alam mong kailangan ng tao to, pero hindi, na-experience mo. Experience mo siya. Wala kang pipiliin. Sana maging buhay palagi yung mensahe ng gospel sa puso natin. Na pag dumating yung pagkakataon, tinawag ka ng Panginoon para mag-mission, sinabihan ka ng banal na spirito para mag-preach ng gospel, sana hindi ka na pinipilit ng banal na spirito. Sana hindi ka na kinukulit. Lagi ho natin balikan. Kaya ho naging posible ang kay Peter dahil naintindihan niya. Now, same as with us. Hindi po natin makakaya itong buhay na to unless tayo po ay puspos na banal na spirito. Jesus saves. Jesus saves.
Share it to all the nations. Share it to all the people. Share it to your family. Share it to your parents, your children, your friends, classmates, workmates, employees, employer. Share this to everyone. Father in heaven, once again, we come before you. And we just want to worship you for who you are. We thank you because the gospel is so amazing. Sobrang tindi, Panginoon, ng kaligtasan na ginawa mo. Na hindi kami sumusunod para magkaroon ng kagalakan, pero sumusunod kami because there is joy. Because of the finished work of our Lord Jesus Christ on the cross. That is the reason why we become worthy in your presence, O God. And Holy Spirit, I'm begging, may you always fill us. Do not allow us to miss those opportunities and privileges that you're giving us. Huwag mong hayaan, Panginoon, na masatisfied na kami, na pumupunta na kami ng church, umuupo. At hindi pinagkakalat yung mabuting balita. Panginoon, hinihiling po namin sa aming lahat na narito. Gawin mong buhay, Panginoon, yung mensahe ng gospel sa buhay muna namin. Patuloy na i-remind mo kami. Enable us to preach the gospel to ourselves so that we will be driven and compelled to reach the lost, to be more loving. Because you have loved us first. Again, as a church, we are praying for Justin and his team. May you provide for their needs for this mission trip. May you touch the hearts of the people who will partner with this vision, with this calling. May you prepare the land of Saba na hindi lang nila ma-reach out yung mga Pilipino doon, but even other people, Lord, in that area because of this ministry that they will do in May 2027. They will preach the gospel with boldness. And you, Holy Spirit, will be alive in this ministry. That as they speak, you will move into the hearts of these people. And they will turn to you, repent from their wicked ways, and experience this life that is in you, Jesus. Lord, I pray for their team. Continue to keep them humble. And allow them to do this as a form of worship. Not for themselves, but for you, O God. Again, we thank you for such privilege. Na pinagkatiwala mo sa amin, hindi sa mga anghel, Panginoon. Pinagkatiwala mo sa amin yung pagbabahagi ng mabuting balita. O God, we thank you because you are holy. We thank you for your trust in us. So Holy Spirit, fill us every day. Fill us every moment of our lives. In your name we pray. Everybody say amen. Amen. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoon.